Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay i-explore natin yung Adobe Illustrator from very basic. So pagbago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload kong video. So I assume na naka-install na sa inyo yung Adobe Illustrator. So let's say naka-install na sa inyo, ito naka-install na rin sa akin. Ang gamit ko pala ay Adobe Illustrator 2020. So double-click natin para makita natin yung ating interface. So, example, manakita niyo yung nag-load sa inyo sa akin, may bug ito kasi usually mayroon dito. Pero pag wala, pwede tayo mag-start dito sa file. Pumunta tayo dyan sa file at saka i-click natin yung new. So, meron tayong mga different, yung RISM, mga different tab dito na ito yung nakalagay dito na nag-visit ako recently, ginamit ko ay A4. So, meron mga different format dito, halimbawa mobile na pwede nating i-click. So ito yung mga mobile template or naka-custom na na ready to use na. So web, ito yung mga template. So pag print naman, usually dito ako pumupunta sa akin. I never use actually this one. Dito na lang ako pumupunta sa print tapos kino-customize ko na lang kung gagamitin ko sa web or sa brochure or business card. So dito ako pumupunta sa print, tapos meron nang nakalagay dito na letter, A4 legal, at saka A3, at saka yung mga ibang format. So, pwede naman tayo mag-create dito. Halimbawa, kung wala dito yung size na gusto natin, pwede naman natin i-type dito. Palitan nyo lang to kung anong desire nyo na metric or yung anong gagamitin nyo dito. So, usually ako kaya ginagamit ko dito ay pixel, centimeter, millimeter, hindi ko ginagamit. Inches. Ito lang yung tatlo yung ginagamit ko kasi familiar ako dito. So, kung gusto niyo millimeter, i-select niyo na lang to. Sa akin, ginagamit ko palagi ay centimeter pag nagme-measure ako or inches. So, pag sinelect niyo halimbawa yung A4, meron ito yung sinelect natin ay ilagay ko na lang dito ay inches na lang. So, naka-select na dito yung A4 and meron tayong option dito na yung orientation natin na landscape ba or portrait. So, pag sinelect ko to, so, itong option na to, pwede naman natin siya palitan later. So, ipakita ko ngayon, yung select natin ay, yung orientation natin ay portrait. So, ilagay ko dito, click mo yung next. And ito, naka-portrait siya. So, pwede naman natin siya palitan. Punta lang kayo dito sa artboard. So, pag na-select niyo yan, meron kayong option dito na pwede naman siyang i-landscape. Or palitan dito yung size ulit. So, halimbawa, gagawin natin A3. So, yan nag-increase. So, pag sa first time sa pag-setup nyo ay hindi nyo na-adjust, ay pwede nyo nang i-adjust later. Pero mas maganda yung nakaset na bago mag-start yung inyong, or nakaset na yung inyong working area, naka-fix na para hindi na, kung may design kayo, naka-fit na. So, yung makikita natin dito sa taas ay ang tawag nito ay application bar. And dito naman sa left side ay ang tawag nito ay tool panel. So, yung makikita niyo yung arrow dito, yung mga iba ang prepared nila ay yung in-expand ito at saka sa akin ito yung prepared ko pag nagli-layout ako. So, dito naman sa right side ay ang tawag sa area na to ay properties panel at saka dito kung hindi tayo the same ng view ay maaring yung inyong nakaset na view ay iba or magkaiba tayo ng version na ginagamit. So pwede niyong i-select dito halimbawa classic view. Ito yung tinatawag nila na control panel or document view. So usually ako pinipili ko palagi dito ay yung essential. Yun ang ginagamit ko pag nagkamali ako halimbawa i-restate ko na lang pag may mga na iba yung design na iba yung ano ko dito yung mga properties or mga yung view ko and nire-reset essential ko para bumalik ako sa dati. So yung ano nito yung gamit nito alimbawa ay yung selection tools. Pag minaw over niyo makikita niyo diyan na yung name niya. So example natin maglagay tayo dito ng ito yung mga ating shape. I-click nyo lang yan, makikita, right click nyo, makikita nyo yung mga other options. So, halimbawa, yan, i-click ko yan, mag-click ako dito. So, pag nakita natin dito sa control, dito sa appearance, pwede tayo mag-change dyan ng color. Example, at saka i-click nyo to, tapos pwede na siyang may move. So, pag ito naman dito sa kabila, yung tawag dito ay direct selection tools.
pag kinlik natin to, ni right click natin o click, may mga option tayo dyan. So halimbawa i-click ko yan, tapos single click ko yung corner dito, pwede natin siyang i-move dyan. Yan. So pwede, dito naman sa edit, pwede natin siyang undo move. Undo move lang. So yan. So pag naka-select naman siya all, halimbawa yan, punta ako dyan ulit at saka nag-select ako kasi isang object lang yung na-select ko. Pwede natin i-undo. So yan. So halimbawa natin, yan. Naka-select lahat ang corner tapos pwede natin siyang i-move dito. So proportional yung kanyang bend. So dito naman, i-discuss natin yung pin tools na to in deep. Magbibigay tayo ng example at saka palagi ko ginagamit rin yung mga shape dito. I-right click nyo lang dito or i-click nyo yung arrow. I-right click nyo na lang. Tapos yung ellipse tools, pag gusto nyo na sa proportion, yung pag or perfect yung inyong circle ay pinutin nyo lang i-click nyo yung shift sa inyong keyboard tapos while nag minumove nyo. So, iyan, binitawan ko na yung shape. Tapos, kung gusto nyo ulit increase, i-click nyo lang yung shape para proportion or para perfect yung pagka-circle niya. So, pag hindi ko ngayon kinlik yung shape, binitawan ko sa aking keyboard shift. So, kung makikita nyo, meron akong pre, pwede siyang hindi siya proportion. So, dito rin, magbibigay tayo ng example dyan at saka yung text na pwede natin i-right click. Marami tayong option dito. So, pinaka-popular actually ang ginagamit natin palagi. Of course, pag nagli-layout tayo, meron siyang text. So, meron siyang default na lorem ipsum. Halimbawa, OFW. Caps lock ko lang. IT. So, yan. And, pwede natin siyang dito sa properties tools. I-select ko lang. Tapos meron tayong option dito yung mga text or yung font. Pwede natin siyang increase dito halimbawa 60% tapos yung mga font na available dito. So later on magbibigay din tayo ng maraming example kung wala dito yung font na gagamitin natin, pwede tayong mag-download sa internet na pwede natin gamitin sa ating drawing. So, dito sa gradient at saka yung eyedropper pag nagkaano tayo ng color. So, halimbawa, mag-letter na lang yung eyedropper sa color section. And dito naman, dito yung color, yung kung gusto natin yung naka-fill yung color or naka-stroke. So, ngayon naka-stroke yan. Meron siyang stroke dito na black. So, kung tatanggalin niya yan, wala yung stroke. Ay, punta lang kayo dito. Punta tayo dito sa stroke na word dito pala and i-click natin yung none. So kung makikita niyo ngayon wala yung stroke na black. So pag ni-increase niyo yan, ito lang yung meron. And dito naman sa layer ay maganda yung paggamit din ng layer. Dito yung mga current natin layer natin, pwede natin halimbawa pwede natin i-lock ito. Makikita natin yung naka-select na object kasi merong naka-ilaw. So halimbawa nilock ko 'yan. So ngayon hindi ko na ma-move 'to. Ito lang ang ma-move yung mga ibang object. So minsan pag nagre-restrict tayo or gusto nating i-lock yung layer na hindi natin magalaw, punta lang tayo dito. Or pwede naman natin din kung gusto natin hindi mo na mag-show sa ating working area, i-click lang natin. So 'yan. And kung gusto natin mag-visible, click lang natin. So again, tanggalin nila yung lock pag natapos na kayo. So hanggang dito lang and I hope may natutunan kayo sa video na ito. Huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel. So have a good day sa inyo lahat.